Ikaw ba ay fresh graduate at naghahanap ng trabaho? Ikaw ba ay isa sa mga nag-a-apply at lagi na lang bumabagsak sa tuwing may interview? Stop it. Get some help. What? Nahihirapan ka bang sagutin ang lahat ng mga interview na binabato sa inyo? Takot ka ba na hindi makasagot sa tuwing nag-undergo ka ng interview? Nice. Oh my God! Pabalik-balik ka na ba sa interview process pero hindi mo pa rin naipapasa? Paano masabi? Kung ganon, ang topic natin ay para sa inyo. You can do it! Bright, panibagong vlog, panibagong topic ang inyong matutunghayan sa araw na ito. Alam ko na lahat ng mga dumayo sa video na ito ay gustong gusto na makapasa sa interview. Kaya ang gagawin ninyo ay manood at i-take note kung ano ang mga mahalagang impormasyon kung paano maipasa ang interview. Unang tanong. Tell me something about yourself. Unang tanong. Tell me something about yourself. So sa tanong na ito ay simple lang na tanong, ito ay nangangailangan din ng simpleng sagot. Huwag lang magpatumpik-tumpik pa kung ano yung mga nakasulat sa resume mo. Ay yan lang dapat ang ibigay mong sagot. Dahil ang mga nag-interview ay walang pakialam hinggil sa mga ibang impormasyon kagaya ng love life, kung ilan na ba ang naging nobya mo, ilan na ba ang naging karelasyon mo, wala silang pakialam. Ang gusto lang nilang malaman kung ano rin yung mga detalye na nandoon sa resume mo. Kung ito ay tumugma ba sa sinulat mo sa sinasabi mo. Yeah, boy. Why are you running? Pangalawang importanteng tanong. What is your short-term goal? Okay, sa tanong na ito, marahil ay nagtataka ka kung bakit niya ito tinatanong sa inyo. Ano nga ba ang dapat mong isagot dito? Short-term goal. Ang gusto ko lang naman ay makapagtrabaho at makaipon. Yun lang. Gusto ko lang magkapera. Okay. So sa tanong na ito, ang dapat mong isagot ay ang short-term goal ko ay makapagtrabaho sa kumpanyang ito at maging kasama kayo bilang boss ko. Yun lang. Oh my God! Wow! Wait for it. Here it comes. Almost there! Pangatlong tanong. What is your long-term goal? Kung merong short-term goal, meron ding long-term goal. Ano ang dapat mong isagot? Long-term goal, siguro dapat may bahay at sasakyan ako. Pagdating ng araw. Mali! Ang dapat mong sagot sa tanong na yan about long-term goal, dapat mong sabihin na 10 years from now o magre-retiro ka bilang kasapi sa kumpanyang ito. Yun lang. Wala nang iba pa. Dahil gusto nilang marinig na ikaw ay hindi gustong lumipat sa iba pang kumpanya. Yun lang ang gusto nilang sagot. Period. What is your like and dislike? What is my like and dislike? Ayaw ko sa mga taong mayabang, gusto ko ako lang mayabang. Ayaw ko sa taong sobrang dada.
nasagot ang gusto nila. Pag sinabing, what is your like and dislike? Dapat ang iyong like, sabihin mo kung ano yung mga na idudulot nito sa kanilang kumpanya. Halimbawa, gusto ko ng chocolate kasi nai-energize ako at hindi ako nakakatulog tuwing magtatrabaho ako. O gusto ko ng kape habang ako'y nagtatrabaho para hindi ako antukin. Yun ang like. What about dislike? Ano ang dapat mong isagot? Dapat mong sabihin sa dislike, ayaw ko ng trabaho ng paulit-ulit. Gusto ko tinatapos ang trabaho agad-agad. Yun, kinakonvert mo ang dislike, ang hindi mo gusto, into a positive way. So yun ang gustong marinig ng nag-interview sa'yo. Correct. Panglimang tanong, what is your strength and weaknesses? Ano nga ba ang kalakasan at kahinaan mo? Sa tanong na ito, kagaya ng like at dislike, dapat mo rin i-convert ang iyong weakness into a positive way. Halimbawa, sa strength, sinabi mo na madali o versatile ka, madali kang matuto kung ano yung mga pinapagawa sa iyong trabaho. Good. Pero sa weaknesses, dapat mo i-convert into a positive way. Okay. So, ang weakness mo ay hindi ka umuwi sa inyong bahay kung hindi natatapos ang trabaho mo. No! God, please, no! 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 Yan, magandang example. Dahil positive ang output. Imbis na weakness, naging positive. Ayaw mo ng backlog. Gusto mong tapusin ang trabaho mo. So, yun ang dapat na sagot. Okay? So, kung nagustuhan mo ang ating video sa araw na ito, paki-like and subscribe sa ating channel at paki-comment kung gusto mo ng part 2 para ituloy ko yung iba pang mga tanong para sa interview. Okay? So, hanggang dito na lang ang yung Uncle Kusgan na nagsasabing bye-bye!